Pero nang mas nakilala ko si Andres Bonifacio, napagtanto ko na siya'y parang karaniwang iskolar ng bayan lamang. Gaya ng karamihan sa atin, punong-puno siya ng pangarap at potensyal. At kahit na lugmok siya sa kahirapan, nagawa niyang maging matatas sa tatlong lingwahe, aral sa mga akda ni Victor Hugo at Eugene Sue. At hindi lang yun, founding president pa siya ng org, at tulad ng iba sa mga dormers, taga-Katipunan din siya. Saka ako na itanong, kung katulad natin si Andres Bonifacio, sa mga karaniwang bagay, kaya rin kaya natin siyang tularan sa kanyang pagkabayani. Honorable Senator Edgardo J. Angara, UP President Alfredo E. Pascual, distinguished members of the Board of Regents, UP de la Mancha Chancellor Cesar A. Saloma, Your Excellencies of the Diplomatic Corps, respected officials of the university, beloved faculty and staff, mga minamahal naming mga magulang, kaibigan at panauhin, at mga kasama kong nagsisipag tapos sa araw na ito. Magandang gabi. Noong mga bata pa tayo, natutunan natin sa Hekasi ang tungkol sa kadakilaan ng mga bayani. Narinig natin ang ukos sa katalinuhan at kasipagan ni Jose Arizal. Nabasa din natin ang tungkol sa pagmamahal at pagsasakripisyo ni Melchora Aquino. At siyempre, natuklasan natin ang katapangan at kabayanihan ni Andres Bonifacio. Mas lalo pa nating naisapuso ang mga bayani noong tayo kumuha ng Cash 1 at PI-100. At paano nga naman natin silang hindi maisasapuso kung sa pag-enroll pa lang sa mga kursong ito ay oras-oras na tayong naligo sa pawis sa mga napakainit na pasilyo ng FC at Cal. Sayang din naman ang pagsisikap nating pumila kung hindi tayo nagsunog ng kilay sa mga kursong ito. Yaman din lamang na nangalbaryo tayo at ating naintindihan ang tunay na diwa ng ating kasaysayan at ng kabayanihan. Ngunit, kakibat ng pagkatuto ang pagkamulat. Sa pagtalakay ng kasaysayan, ating nabatid na ang mga suliranin ng ating mga bayani noon ay hinaharap pa rin natin ngayon. Ating nabatid na ang kalupitan ng mga Guardia Civil, ang katiwalian ng mga praile, at ang kahirapan ng mga Indio ay laganap pa rin sa Pilipinas. Sa pagdurusa ng inang bayan, magandang itanong, nasaan na ang mga bayani? Nasaan na ang mga bayaning taos-pusong naglilingkod, nagsasakripisyo, at nakikipaglaban para sa Pilipinas? Nasaan na si Jose Rizal, Melchora Aquino, at Andres Bonifacio? Nasaan na sila? Sila ba ang mga dalubhasang nangingibang pook? O ang mga negosyanteng nananalabi lamang para sa sariling kapakanan? O sila ba ang mga politikong nagdanakaw, nangloloko, at nananamantala? Sila ba? Sila? Sa palaigay ko, hindi. Pagkat natagpuan ko sila rito sa ating universidad. Sa UP, nakita ko si Jose Rizal sa mga gabi-gabing nagpupuyat sa paglalathala ng sanaysay o sa pag-aaral para sa pagsusulit, hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi para sa kanilang mga minamahal. Sa UP, nakita ko si Melchora Aquino sa mga bukas loob na nagsasakripisyo para makatulong sa libo-libong nakikinabang sa mga UPCAT tutorials na libre, scholarship funds, at outreach programs na kada semestring isinasagawa
ng mga organisasyon. At sa UP, nakita ko si Andres Bonifacio sa mga araw-araw na naglalakad mula bahay hanggang AS dahil sa kulangan ng pamasahe. Sa mga buong pusong nangangamba niya para sa kanilang mga pinaninindigan at sa mga walang takot na nakikipaglaban at nakikibaka para sa kanilang mga prinsipyo at hikain. Sa UP, napagtanto ko na hindi natin kailangan lumingon sa mga leksyon, akta, o kahit sa ating kasaysayan para makatagpo ng mga bayani. Dahil ang mga bayani ay narito. Sila ang mga naging kaklase mo sa GE. Sila ang mga nakalaban mo noong eleksyon. Sila ang mga katabi mo ngayon. At sila ay ikaw. Iskolar ng bayan. Ikaw, kayo, tayo ang mga bayani. Pagkat nabiyayaan ang bawat isa sa atin ng pinakamagandang edukasyon sa Pilipinas. Edukasyong hindi lamang nababasa sa libro, kundi edukasyong nagbubukas sa ating mga mata, sa mga realidad ng lipunan. At edukasyong nagluluwal sa hangarin natin tumugon sa mga suliranin nito. At sa tuwing pinipili nating tumigon, tayo ay nagiging bayani. Heroism is when we sacrifice our time, utilize our talents, and choose inconvenience over comfort to respond to the cries of society. It is when we put the well-being of others ahead of our own. And it is when we choose action over apathy to transform lives, and to ultimately transform our nation. With the sacrifices we've made through this day, we have proven that we can do all these, that we are capable of becoming heroes. Now, whether or not we do become heroes is up to us. But let's not jump the gun here. Heroes are not made overnight. Becoming a hero may be a matter of choice, but it is a choice we all have to make every single day of our lives. The so-called real world is mired with challenges, influences, and temptations that seek to lead us astray. There will be times when we will feel disappointed, disheartened, and disillusioned. There will be times when we will feel hopeless, and defeated. And there will be times when we will feel like giving up and giving in. But like our heroes, we will never yield. Kahit na mapatid tayo, malaglag sa kalupitan ng mundo, at masugat-sugatan ang ating idealismo, hindi tayo susuko. Pag tayo'y natisod sa gitna ng daan, bumangon tayo muli. Balikan natin ang edukasyong inihandog sa atin ng ating universidad. Balikan natin ang mga ehemplong ipinakita ng mga bayani sa mga buhay nilang puno ng tapat na paglilingkod at maalam na pagmamahal sa bayan. Lumingon tayo sa ating pinanggalingan at piliin muli natin ang daan tungo sa kabayanihan. Sa ngayon, nais ko pong pasalamatan ang iba't ibang mga bayani nating mga nagsisipagtapos. Salamat sa mga bayani ng aming mga tahanan, sa aming mga magulang, sa aking mga magulang na sina Vicente at Anita, at sa iba pang mga nag-aruga, nagkalinga at nagmahal sa atin. Salamat sa mga bayani ng aming mga silid-aralan, sa aming mga guro, tulad ng aking mga profesor na sina Sir Manny Manuel, Sir James Jonas, at Sir Nico Falsis, sa pagiging pangalawang magulang namin dito sa universidad. Sa aming mga kaibigan, gaya nina Ate Nelia, Kuya Collins, at Ate Jopel,
pasensya sa aming kakulitan. Salamat sa mga bayani ng aming mga tambayan, sa mga kaklase, orgmate at kaibigan na nakilala, nakatampuhan, nakaaway, pinagchismisan, pinagtanggol, iniyakan at higit sa lahat, minahal namin. Sa mga alaalang tiyak na hindi mapapalitan at hindi makakalimutan ng ilan-ilang dekada. At huli sa lahat, salamat sa mga bayani ng Pilipinas. Sa mga tulad ni Jose Rizal, Melchora Aquino, at Andres Bonifacio sa pagpapakita sa amin kung paano magmahal ng tunay sa sariling bayan. Sa pagtatapos ng talumpating ito, magandang tanungin muli, kaya kaya nating tularan si Andres Bonifacio sa kanyang kabayanihan? Ang sagot dyan ay oo. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga mababaw na gawain, gaya ng pag-dorm sa Katipunan o ng pagtaguyod ng sariling org, kundi sa pamamagitan ng ating angking kakayahan, hangain, at pagpupunyagi. At gamit ang mga ito, kaya natin maging mga bayani. However, transforming our nation is easier said than done. So for the past 6 months, modestly, I have been going around classrooms, career fairs, and job fairs full-time, recruiting scholars to teach in the most underserved public schools of the Philippines. I managed to recruit 18 from UP, which is the most offered by any campus in the Philippines. And in the next 2 years, these 18 heroes will be touching the lives of at least 2,000 children each. But changing lives, changing 2,000 lives is insignificant relative to the millions in need in our country today. Changing 8 million lives, however, is it? If we, 4,000 plus graduates, help touch the lives of 2,000 Filipinos each in the next few years, I have no doubt that this nation will be a much better place. UP Class of 2013, magdiwang tayo ngayon sa ating pagsisipagtapos. Pero sa makalawa, ay ipagpatuloy natin ang laban. Sundan natin ang mga yabak ni Rizal, Tandangsora at Bonifacio at sama-sama nating tugunan ang hamon ng pagiging mga bayani. Maraming salamat! Congratulations! Mabuhay ang mga bayani! Mabuhay ang mga eskolar ng bayan! At mabuhay, higit sa lahat, ang minamahal nating Pilipinas! Thank you! Magsitayo ang mga nagtapos para sa panunumpa ng katapatan sa universidad. Sa pamumuno ni Pangulo ng Universidad, Pangulong Alfredo E. Pascual.